Nana. Hello? Yung baby, kamusta? Pagkatapos mo kong saktan, itatanong mo kung kamusta ang baby ko. Kaya nga ako nagtatanong. Hindi ko gusto saktan yung anak ko. Ako lang. Alam mo pa, salamat ka, maayos ang lagay ng baby ko. Bakit ka ba tumatawag? Hindi ka ba papagalitan ng daddy at mommy mo? Ano ako, bata? Ha? Pagagalitan? Alam mo, hindi na tayo dapat nag-uusap eh. Ikaw at ako, wala tayong future. At sino naman may sabi na gusto kong magka-future sa'yo? Ha? You haven't even apologized for what you did sa panluloko mo! At ikaw, hindi ka pa nagsusorry sa akin sa pananakit mo. Nilagay mo sa alanganin ng baby natin. Sana ito nung huling beses na tatawagan mo ko. Huwag mo akong diktahan kung kailan kita tatawagan at hindi. Okay. Fine. Anong gusto mong pag-usapan? Gusto ko ng detalye. Sabihin mo sa akin, kamusta niya yung baby? Pina-check mo na ba siya sa OB? Anong sinabi ng OB? Anong vitamins yung pinaiinom sa'yo? Bakit ba gusto mo maging bahagi ng buhay ng baby na to? Package deal kami, Adrian. Hindi kami matatanggap ng pamilya mo. Sagutin mo yung tanong ko! Do not change the subject! Hello, Lena. Lena? We're honored na pinili mo ang clinic namin to do your surgery, Mrs. Chua. Doc, the honor is mine. Kaso lang natatakot ako sa surgery, Doc. Kaya syempre, para makasigurado, dito na ako pupunta sa pinakamahusay na surgeon in the country, di ba? Salamat. Hindi kayo nagkamali ng doktor na pinili. You'll be safe. Liposuction, breast enhancement, butt enhancement. Posible naman yun in one session, Doc, di ba? Yes. Multiple surgeries are very possible. Pero kung safe siya, yun ang tanong. Kasi ang dami complications na pwedeng mangyari, like embolism, hematoma, hindi kakayanin ng patient ang operation. Totoo ba yun, Doc? Lahat ng pasyente natin ay dumadaan sa medical procedure, physical examination, para ma-assess natin kung recommendable sa kanya yung mga pinili niyang surgeries. It's just standard procedure. Yeah, standard procedure, pero still your decision as a doctor, di ba? Paano kung mali yung doktor? Kagaya nung... Ano nga nangyari doon sa... What's her name? Ana Isabel Perez? Multiple surgeries din yun, di ba? Hindi kasalanan ng doktor yung sinasabi mo nangyari doon. Yeah, yun ang balita, pero iba ang alam ko. Kasi multiple surgeries yun. She died on your table, di ba? My God! Doc! What are you implying? Who do you think you are? I'm someone na nagmamalasakit dyan kay Madam kasi parang hindi niya ata alam ang pinapasok niya. Hindi niya alam kung anong klaseng doktor ka, Lucas. I am the best plastic surgeon in this country. And you, isa kang conflict na tinangkalan ng medical license. Walang maniniwala sa mga sinasabi mo. Teka, Doc, may appointment ako. May appointment ako. She has an appointment. Ma'am, research mo. Ana Isabel Perez. Ang lakas ng loob ng Ramona na yan na pumunta sa clinic ko. Lucas, pinagsabihan ko na ang mga tao natin. Pinaban ko na rin siya sa building. Subukan niyang bumalik dito. Papadampot ko siya for trespassing. That's not enough! You know that Magda and that Ramona? Magkasabot siyang dalawang yan. I know. Di ba sinabi ko na po yun sa inyo dati? And you know what that Magda said? Huh? Babalik na rin niya raw ang mundo para pagdating ng araw, tayo naman ang mga basurang tatapakan niya! What? Adrian, papayag ka ba na pagsalitaan ng Magdang yan ang daddy mo ng ganun-ganun na lang? No. Kakausapin ko yung Magda na yan. Ramona, hindi sa ganun. Uy, yun naman pala eh. Dito mo sa usapan. Yang si Lucas,
si Vanessa, manda sila. Dahil umpisa pa lang ng paniningil ko, ilalabas ko ang katotohanan tungkol sa mga Narciso. Panahon na para pagbayaran nila ang lahat ng kasalanan nila. Sa akin, kay Lena, sa lahat ng inagrabyado nila. Kasama ka dun. Gusto mong gantihan yung Magda na yan? Yes, Dad. Pati yung Ramona na yan. Mag-research ka kung kay Ramona Joaquin. Halungkatin mo lahat ng bahong mahalungkat mo tungkol sa kanya. Create a smear campaign sa social media. Let everyone know, let the public know na masasamang tao ang gumagawa ng satin dream soap. Saan ang galing mga to? Malamang sa kampo ng mga Narciso. The character of the business owners reflects the integrity of the brand. So kung totoo nga yung sinasabi nila, at totoo yung mga lumalabas sa balita na kriminal daw ang may-ari ng Satin Dream, tatangkilikin nyo ba ang isang produkto na nagpapayaman sa mga kriminal? Talaga? Magsisimula nang gumanti ang mga Narciso. Masisira yung kumpanya. It's working! Ang daming negative comments by netizens tungkol dun kay Ramona and Lena as owners of Satin Dream. Congrats, anak! Thank you. Ma, hindi lang yan. Plano ko na mag-hire pa ng mga trolls. Para alam niyo yung sunod-sunod yung pagbigay nila ng mga negative comments doon. Diba? Very good. Very good. At plano ko rin na patawagan lahat ng mga store owners just to let them know na kriminal ang may-ari ng Satin Dream Soap. Sigurado ko babagsak yung sales sila. Excellent. Ikaw yung anesthesiologist ni Lucas nung araw na yon. Malaking bagay kung magsasalita ka sa mga pulis para ma-reopen ang case ng pasyente laban kay Lucas. Dr. Ramona, pasensya na. Nananahimik na kami ng pamilya ko dito sa Dubai. Napakatagal na rin nung nangyaring yun. Kahit gano'n pa yung katagal, alam mo yung katotohanan. Tsaka may namatay na pasyente. Si Lucas ang may kasalanan. Hanggang kailan mo ba yung dadalhin sa konsyensya mo? I'm really sorry, Dr. Ramona, pero nakakatakot kalabanin ang mga Narciso. Kung noon natakot akong kalabanin sila, lalo na ngayon na mas malaki na sila, ayoko ng gulo. Pasensya na. Ayaw po talaga nalang pumayag. Niisa sa kanila, ayaw pumayag. Ayaw magsalita laban kay Lucas sa kaso niya. Lahat sila natatakot. Kung natatakot po sila, tayo hindi. Hahanap po tayo ng ibang paraan para mapabagsak ang mga Narciso. Kahit matapa tayo, babangon po tayo ulit. Yes. Mm-mm. We believe that you made the right decision. Okay. Thanks. Nag-backout na daw yung dalawang major store owners dun sa deal nila with Satin Dream. How are you able to convince them? Well, I told them na hindi nila gugustuhin na madami yung business nila dun sa bad reputation ng Satin Dream Soap. And after that, nagkalak ako ng incentive. Sa multi-level marketing, lalagay ko agad sila sa top tier. Isn't revenge sweet? Yes, ma. Adrian, I'm very proud of you. Gentleman. You're not a lady. Sabagay, sabi ng daddy mo, basura. Sinabi mo rin sa kanya, gagawin mo siyang basura, di ba? Talaga? Paano mo naman gagawin yun? Pabagsak na yung kumpanya niyo.
Yun ang akala. Sir, madam, kailangan niyo pong mapanood to. Gusto ko lang i-clarify yung mga kumakalat na kwento. Hindi ex-convict ang may-ari ng gumagawa ng Satin Dream Soap. Ako, si Doktora Martina Ramirez, ang nagmamay-ari ng kumpanya. I can't believe it! Si Martina ang owner ng Satin Dream? Hindi si Ramona at si Lena? Hindi ako ex-convict. Hindi ako kriminal at lalong hindi ako mamamatay tao. Dati akong nagtatrabaho sa Royal Wellness. At kahit mismo mga may-ari ng Royal Wellness ang makakapagpatunay na wala ako ni isa mang criminal record. Walang katotohanan ang mga balita ng paninira sa reputasyon ko at sa kumpanyang itinayo ko. Malinis at marangal ang pundasyon ng kumpanya ko. Inapaniwala ng mga Narciso that they stand for beauty, na tumutulong sila sa pagpapaganda at pagpapabuti ng buhay ng mga kliyente nila. Pero ang katotohanan, lahat yon kabaligtaran. Pawang kapangitan ang nasa likod ng advocacy ng Royal Wellness. Hindi sila nangingiming manira ng kompetisyon nila. Nakita nyo naman, ako mismo na dating nagtatrabaho sa kanila ang gusto nilang siraan. Baka naman meron kayong ginawa na hindi maganda kaya gusto nila kayong gantihan. Sila ang may kasalanan sa akin, hindi ako. Ilang buwan ang nakalipas mula na nag-resign ako sa kumpanyang yon. Pero to this day, hindi pa nila binibigay ang final pay ko pati ang mga benefits due me. Dalawang dekada akong nagtrabaho sa Royal Wellness. Lahat ng produkto na finormulate ko ang nagpalago sa kumpanyang yon. Dalawang dekada na nauwi sa wala. That Martina, if I were a surgeon, I would sew that big mouth shut! Isa lang ang mensahe ko sa lahat ng nasa likod nito. Mananagot kayo. Mananagot kayo sa lahat ng mga binabato ninyong paninira sa akin. Lumaban kayo ng patas, hindi yung ganito karumi. At sa'yo, Lucas Narciso, bigyan mo naman ng konting kahihiyan ng yumao mong ama. Dad, don't worry. Kaya natin ayusin to. I'm not worried. You should be. Hindi mo nalaman na siyang may-ari ng M&R? You didn't even check their corporate papers? Fix this! Ah, ang traidor. Dati-dati para ka lang daga. Para ka lang Leon ngayon. Leon na handa ng lumaban sa mga buitre. Enough of the pleasantries. Kaya ako pumunta rito para maningil yung mga pagkakautang nyo sa akin. Oh, I thought you were a business owner. Ngayon nandito ka para maningil ng bare-bare sa amin. Pinagtrabahuhan ko mga barya na yon, Lucas. And barya-barya lang pala sa'yo eh, so ibigay mo na sa akin. Let me compute. For 20 years, that would be 5 million na barya. Oh, hindi mo kaya? Ako kaya ko maglabas ng press statement. Sasabihin ko na hindi pa rin ninyo binibigay yung retirement pay ko at pati yung mga iba kong benefits. What? No need. Masyado ka nagmamadali, Martina. May bibili na ko eh, Vanessa. Talaga? Halika. Surprise. Gusto ko rin kasi kayo makita. Namiss ko na kayo eh. Para sabihin sa inyo na hindi ko palalagpasin ang ginawa ninyo sa Satin Dreams. Huwag na tayong maglokohan, Martina. I don't know kung paano yung nailusot sa papeles yung pagsisinungaling nyo. Because we all know na si Ramona at si Lena ang may-ari ng Satin Dream. And you are just a puppet. May prueba ka dyan? Sa bibig mismo ni Ramona nang galing na siya ang may-ari, ang daming witnesses na nakarinig. Ooh! And you believe those? Eh kahit naman sinong tao, pwede niyang sabihin na siya ang may-ari ng Satin Dream. Sabihin mo, ikaw ang may-ari ng Satin Dream, but that's all a lie. Pero
yung mga fake news na pinapakalat ninyo sa akin, yun, kaya kong panindigan at may mga pruweba ko na kayo ang gumawa. And, ididimanda ko nga pala kayo. Total trending ngayon ng makulong for slander. Gusto mo talagang palakihin to, Martina. Wala ka talagang utang na loob. Sa amin ka nagsimula, we made you. And now, sinusubog mo na kami ngayon. Kalabaw naman ako ngayon. Well, Lucas, ang kalabaw na ito ang kumayod ng dalawang dekada para pagsilbihan kayo. Pero hindi na kaya ng konsyensya ko. Hindi ko na kaya magbulag-bulagan sa lahat ng ginagawa ninyo. Martina, kakampi ka na sa kalaban doon pa sa baguhan. Mark my words. Ramona and Lena will go down and you will go down with them. We will see about that. This belongs to me. Oh, just make sure na this 5 million ay hindi tatalbo. Ano akala mo sa amin, ha? Cheat? Oh, yes. Handa na po ba kayo sa susunod na hakbang natin? Ikaw na rin ang may sabi, si Suarez at ang mga Narciso ay magkadikit. Dr. Ramirez, matagal kang nagtrabaho sa Royal Wellness. And I am sure that you are fully aware na asawa ng anak mong si Rachel ang pamangkin ni Vanessa. And yet, sa akin mo nilalapit ang grievances mo sa kanila. Commissioner, ikaw ang namumuno sa salvasyon at marami kang naitulong sa bayan na to. True. So I suppose that you will be impartial dito sa dinudulog ko sa iyo. Definitely. Titignan ko kung anong magagawa ko para sa iyo. Salamat, Commissioner. And Dr. Ramirez, I promise na tututukan ko ang kaso mo. And I will update you personally. I will make sure na mananaig ang tama at ang totoo. Malaki po ang tiwala ko sa inyo. Ngayon pa lang po, thank you so much. At sabihin niyo lang kung anong kailangan kong gawin para makamit namin ng justisya. Of course, I will. Thank you for your time. Hindi niya tulungan si Martina, magkakaroon siya ng dahilan para bumalik-balik sa opisina ni Commissioner. It's only a matter of time hanggat makahanap siya ng willing magsalita. For a price. Magagamit natin ang matututunan natin para sa mga plano natin. Salamat, Conrad. Who will do the honors? Ikaw ako. Ako na. Matagal ko na rin hindi nakakausap ng mga kaibigan nating mga judge. It won't take long. Alam mo naman ang mga yun. Madaling kausap. Salamat, Conrad. Makikita niya na kung sinong binabangga niya. Siniraan niyo kami. Pinaplanuan niyo to, no? Ang alin? You made us believe na ikaw at si Ramona Joaquin ang may-ari ng sa ating dream soap. At kailan ko sinabi yon? Hoy, huwag kang manggulo dito, ah. Umalis ka sa harapan ko. Hindi ikaw yung kinakausap ko. Hindi ka nakikipag-usap. Sumisigaw ka. Kumalma ka, hindi mo bahay to. Hindi mo rin bahay to. Kung gusto mo kumakawanan mo, nabangan mo ako to sa labas pag bibigyan kita. Alam mo, hindi kita atrasan. Pero kung gusto mo kausapin si Lena, dito lang ako. Ano ka ba niya? Ha? Kamag-anak? O boyfriend? Kaibigan. Na nagmamalasakit. Kung gusto mong makipag-usap, huwag kang sisigaw at huwag kang mananakit. O sige, hindi ako sisigaw. Pwede na ba kami mag-usap? Subukan mo lang, nasaktan ako. Sinasaktan mo rin ako. Hanggang ngayon, sinasaktan mo ako. Like now, ako yung sinisisi ng mga magulang ko dahil sa mga nangyayari. Ba, diba? Kayo yung nauna. Siniraan nyo kami. Kayo ang nagkaroon ng maling akala. Kayo ang hindi nag-check ng corporate papers ni Doc Martina. Bakit sa akin ka nagagalit? Ginawan mo ng paraan para iligaw kami. You planned this from the beginning. And if you think that you can get away with this, mag-intay ka, Lena. Hindi ako nakakalimot sa mga atraso. Magbabayad ka.